ito ko talaga, this is your chance na, na alam mo yun sa daily basis kasi hindi na nasasabi nyo na I love you ate or ano yung gusto mong sabihin talaga na grateful ka sa ate mo. Ano yung ipinagpapasalamat mo sa kanya na pwede mong sabihin dito na pagdating ng panahon, pag matanda na kayo ate, tingnan mo, oh, mapapanood dyan sa TV eh. Nung sabi ko para to sa'yo. Yo, proud po talaga ako kay ate na paano siya maging nanay, ganun, paano nilagaan si Mori and Alessi. Hindi, hindi. Tapos, the role model ko po talaga si ate. Parang sa lahat ng ginagawa niya po recently na nagkaka-work po siya tuloy-tuloy, sobrang proud po talaga ako kay ate kasi naghirap din po talaga siya nung nagkaasawa, nag-stop yung mga work niya. So, sobrang happy po ako na nagagawa na po ni ate yung pangarap niya po na matulungan po kami, simaan niya po yung mga anak niya po. Ikaw naman partner, Jenica, ano naman, as an ate, ano ang promise mo kay Kotaro? Promise ko kay Kotaro? Feeling ko naman alam mo naman yun. Sobrang happy ko sa wins mo. Ang saya ko kasi nag-enjoy ka sa training mo for K-pop Global. Lagi ako nandito para sa'yo, lagi. Tapos, gusto ko mag-sorry kasi ang aga ko umalis sa bahay. Di kita na tutukan mabuti ng gusto kong pagtutok sa'yo. Thank you kasi wala kang mga sama ng loob sa'kin and you have nothing but good words for me. Si Kotaro kasi, every time mom gets him something, lagi siyang, oh, paano si ate? Si ate, kinuha mo ba si ate? Lagi siyang ganun. Tapos, kapag si Kotaro kasi alam niya na yung gusto ko talagang damitan is damit ng mga lalaki. So, kapag kunyari nandun ako natulog sa bahay ni mama, wala akong damit kasi may lakad ako the next day. Pag nanghiram ako ng damit niya, kahit gaano kamahal, pag sabi ko, Kotaro, ang ganda nito ah, sasabihin niya, ate, ate, sa'yo na yan, okay lang yan. Kahit alam ko na gusto niya yung gamit na yan. I love you, super. At ang swerte ng mga pamangkin. Sila Alessi, talagang sobrang swerte kapag si Tito Kotaro.